So we are here right now sa Moncada Tarlac. Nandito tayo ngayon sa isang bagong bukas na Honda 3S shop. Kabubukas lang nila noong December 19 para tingnan yung isang motor na napakaingay at anticipated ng halos lahat ng mga rider. Napakainit nito kahit dito sa Elite Motor Sales Corporation dito sa Moncada Tarlac ay naibenta na yung isa. Today is December 28, 2019. Siguro pinapanood nyo to, New Year na, pero nabili na yung isa at wala na rin yung Supra. So meron pang isa, meron pang isang ADV150 dito at yes, this unit is for sale na. Hindi mo na kailangan hintayin na mag-January pa at bigyan ka ng go signal ni Honda o nung dealer. Dahil dito sa Elite Motor Sales Corporation dito sa Moncada Tarlac ay binibenta na nila itong scooter na ito. So let's take a look at this brand new scooter from Honda, the ADV150. Okay, umpisa na natin. Hindi ko napapakita yung mukha ko. Yung scooter na lang tingnan ninyo. Yan. Ang scooter na to ay ang SRP niya ay 149,000 for a 150cc scooter. Pero sa ngayon ay wala pang cash basis para sa scooter na ito. Kung pupunta kayo dito sa Moncada, sa Honda 3S dito, minimum nila na term ay 1 year. So merong konting dagdag yon sa SRP. Siyempre may interest kasi 12 months mo nga namang binabayaran, di ba? So specs tayo, specs roundup. Hindi na ako pupunta sa technicals ng makina, pero konting papyaw lang. So ulit, this is 150cc V-belt automatic. This is also liquid cooled. Yan. Liquid cooled. Keyless system ang gamit. Hindi ko alam kung nakikita ninyo. Digital meter panel. Tapos merong mga icons dito. Mamaya check natin yan. Fuel and seat ejector opener yon. Sa kabila, so nandito yung power outlet para sa cellphone charger o sa camera direct current. Dito sa may kaliwang bahagi ng handlebars, andito yung turn lights, signal indicator, busina, low beam and high beam. Sa may kanan naman, nandito yung idling stop system, hazard lights, and your electric starter. All LED lighting, LED yung tail light, LED yung turn lights, harap at likod. Harap at likod. Yan. LED rin yung headlights. At syempre, dual disc brakes, harap at likod din yung disc brake. Yan. Harap at likod. Disc brake, adjustable windscreen. ABS. Harap ABS. Yung likod, hindi. Alam nyo ba kung bakit hindi ABS likod na ito? Tingnan nyo yung gulong. Yung pattern niya, yung pattern ng gulong. Ayan. Yung nakalagay na gulong sa kanya ay dual sports tire. So, although hindi ito dedicated off-road bike, this is capable of light off-roading. Kaya ganyan yung gulong niyan, dual purpose. At pag walang ABS, ang ibig sabihin niyan ay mas masaya kapag ka nasa dirt track. Yan.
So ang gulong nito harap at likod ay tubeless na, of course. Yung likod na gulong niya is 13 inches. Ang lapad ay 130 millimeters. Ang profile naman ay 70% ng 130 millimeters. Ang harap ay 14 inches. 14 inches at may lapad na 110 millimeters. Dito yung gasolina. Ito naman yung under seat compartment o U-box. Utility box. Ang capacity nito ay 28 liters. Yung helmet ko na yon, yun, ay hindi kasya. Siguro pag mas maliit na helmet, kasya dito. Pero walang duda yung, ano, yung half at saka yung open face helmet ay kasya sa compartment ng ADV-150. Oh, spring-loaded nga rin pala ito. Spring-loaded yung kanyang upuan. Kaya hindi yan babagsak. Hindi yan babagsak kapag nabitaw mo na ganyan. Yung kanyang shocks ay made by Showa at meron siyang canister para sa, correct nyo ako kung mali ako, adaptive bounce. Ang kanyang makina ay powered also by Honda's ESP or Enhanced Smart Power. So ang katumbas nito ay parang mas meron kang power, pero yung consumption mo sa gasolina ay hindi ganun ka laki. Yun yung Honda ESP. So ang starter din pala nito ay ACG starter. Yun yung pag-instart mo yung ay hindi siya yung maingay na starter motor na quick quick quick, walang ganun. So tahimik siya. Kung meron sa inyong mga nanonood ulit dito na naka-click at naka-beat ang mga scooter na yon ay meron ding ACG, alternating current generator. So wala siyang starter motor, mga gears na magkikis-kisan at siyang magpo-produce ng noise. So pag in-start mo siya, hindi siya maingay na parang nagkakalansingan ng mga bakal na shik 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 ganun. Wala siyang ganun, no. Pag in-start mo, tahimik siya. Seat height nga pala is 795 millimeters. Medyo mataas, pero kayang-kaya dahil magaan naman, di naman siya ganun kabigat. Ground clearance ay 165 millimeters. Sa lahat ng mga scooter dito sa segment na to, sa may 150cc category, ito ang may pinakamataas na ground clearance. Suspension niya sa harap, yung kanyang forks ay mas mahaba kesa sa suspension ng PCX. At alam ko kahit yung shocks niya sa likod ay mas mahaba rin kesa sa shocks ng PCX. Isa yun sa mga nagdagdag ng height ng ground clearance sa scooter na to, yung suspension travel, no? Kulay para sa scooter na to, dalawa lang, red or black. Ito, tingnan nyo sa spec sheet. Red or black. Oo nga pala, I cannot show you the digital meter panel at yung kanyang mga icon sa may malapit sa may handlebars. Kasi hindi na nga connect yung baterya nito. Hindi natin matetest. Abangan nyo na lang yung video ni Sir Zach sa makina. Malapit na yon, lalabas na yon. Tapos na yon, i-upload na lang yon. ADV-150 para sa lahat ng mga technicals ng ADV-150. So again, this is the Honda 3S shop sa may Moncada, Tarlac. Ito nga pala yung service area nila.
Habang pinapaservice mo yung iyong Honda motorcycle, pwede kang umupo at magbasa, maghintay dito sa loob ng kanilang store. So, tapos na tayo dito. Shoutout sa Honda Tres Shop na pinabatak po ng Elite Motor Sales Corporation. Shoutout po sa inyo. Ayan po sila. Kapag pumunta kayo dito, sila yung madadatnan ninyo. Ayan. So maraming salamat po ulit. Thank you po. Bye. Thank you po. Maraming salamat. Again, this has been Raymond and thanks for watching Wonder on Two Wheels. ADV150. Hasta la vista. Wala talagang hustisya pagka pinapanood mo lang sa mobile o sa PC yung mga motor. Iba talaga yung dating niya kapag nakita mo sa personal. And this motorcycle is one of my dream bikes. Sana.